inihahandog ng Department of Agriculture 12. Agri tayo, Sock Sergeant! Isang masaganang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingislang pamilyang Pilipino dito sa Sock Sergeant. Yes, Christian, parang kailan lang ay nagsimula ang ating Farmers and Fisher Folks Month at ngayon ay magtatapos na ang ating isang buwang selebrasyon dahil ngayong araw ay ang culminating activity. Mga ka-agree, hindi lang po ito basta-bastang selebrasyon dahil talagang naganda ang buong tanggapan ng DH12 upang gawing makulay ang ating pagdiriwa ngayong taon. Yes, Christian, at ilalaan natin ang ating isang buong araw sa pagbibigay pugay sa ating mga magigiting na magsasaka at mangingisda na hindi napapagod sa pagproduce ng iba't ibang uri ng pagkain para sa ating lahat. At sa pamamagitan ng ating aktibidad ngayong araw, ay nais nating paramdam sa kanila na kinikilala natin ang kanilang mahalagang papel sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, di lamang dito sa Sock Sergeant kundi sa buong Pilipinas. Kaya ano pang hinihintay natin mula dito sa 2P South Cotabato, sabay-sabay na natin tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito lang sa Agritayo Sock Sergeant. Dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Sock Sergeant, programang dapat ang kilingin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Ito'y programang pangkabuhayan na dito'y kay tutulungan. Agri tayo, Sock Sergeant, programang dapat ang kilingin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Agri tayo, Sock Sergeant, programang dapat ang kilingin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Agri tayo, Sock Sergeant. Agri tayo, Sock Sergeant. Agri tayo, Sock Sergeant. Agri tayo, Sock Sergeant. Christian, siguradong-sigurado akong masayang-masaya ang ating mga magsasaka at mangingisda ngayong araw. At yan ay dahil sa mga pakulo na ating dinano. At syempre, kapag may mga pakulo, nariyan rin ang mga papremyo. Yes, at itatampok din natin ang pagbibigay parangal sa ating mga magsasaka at mangingisdang nanalo ng Gawad Saka Search 2015. At syempre, hindi magpapahuli dyan ang ating mga Outstanding Agricultural Extension Workers para sa taunang Agri-Pinoy Rice Achievers Awards o APRAA. Pasok din dyan ang Coronadal City bilang isa sa mga top rice-producing cities ng bansa. Congratulations mga ka-agri, patunay lamang sila na ang gagaling talaga ng mga magsasaka at mangingisda dito sa Region 12. At mga ka-agri, hopefully next year ay mas marami pa po tayong awards. Yes, Marie. And on that note, narito na muli ang ating isang oras sa programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangungunan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, katuwang ang Regional Agricultural and Fishery Council 12 sa pangungunan ni Chairman Dionisio Bautista. Kaya tunghayan na natin ang mga kaganapan dito at ang malalaking balitang agrikultura ngayong linggo. Kasama si Ms. Nelva Limba Ambolodo, narito na ang ating Agri-Balitaan. Sa ulo ng mga nangungunang balitang agrikultura, 1,000 magsasaka, mangingisda at iba pang agriculture industry stakeholders dumagsa sa 2P South Cotabato para sa culminating activity ng Farmers and Fisher Folks Month. DA12 nagbigay ng ngiti sa mga magsasaka at mangingisda sa General Santos City sa pamamagitan ng isang mini ulat sa bayan. Industriya ng kape sa Sock Sergeant patuloy na isinasabuhay ng isang kooperatiba sa 2P South Cotabato. At estado ng epekto ng El Nino sa agrikultura ng Rehiyon 12,
isinapubliko ng DA-12 sa isang press briefing. Mga intervensyon ng kagawaran para sa mga apektadong magsasaka, inilatag din. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Tinatayang na sa 1,000 mga magsasaka, mangingisda at iba pang mga stakeholders ng agrikultura sa Rion 12 ang nakikiisa sa ginaganap na culmination activity ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda ngayong taon. Para sa dagdag na detalye, makiagribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Mga ka-agri, kakatapos lamang po ng Farmers and Fisher Folks Day, kung saan ito po ang culminating activity ng isang buwang selebrasyon ng DA-12 ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda. At kanina po, marami sa ating mga magsasaka at mangingisda ang umuwing masaya dahil sa kanilang mga papremyong napanalunan. At ilan po sa mga ito ay ang grand prize na 3 kalabaw, 5 modules ng kambing, at drum seeder at marami pa pong iba. Halos 1,000 mga magsasaka at mangingisda ang nakibahagi sa kulminasyon ng pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folks Month Celebration ng Department of Agriculture 12 dito sa Tupi Research and Experiment Station, Tupi, South Cotabato. Ang aktibidad ay ang seremonya ng pagtatapos ng halos 1 buwang selebrasyon ng DA-12 ng Farmers and Fisher Folks Month sa buwan ng Mayo na nakasentro sa temang Salamat Magsasaka't Mangingisda, Masaganang Ani at Buhay ay Ating Natatamasa. Itinampok sa programa ang pagbaba ng mga tsyeke para sa iba't ibang mga proyekto sa ilalim ng bottom-up budgeting o BUB at payapa at masaganang pamayanan o pamana sa mga lokal na pamahalaan ng Maasim Sarangani at Esperanza Sultan Kudarat. Ang Maasim LGU ay tumanggap ng 23.5 million pesos ng Farm to Market Road Project at 1.6 milyong pisong halaga ng pangkabuhayan sa ilalim ng BUB. Habang ang Esperanza LGU naman ay nabiyayaan ng 3.6 milyong pisong halaga ng proyektong pangkabuhayan sa ilalim pa rin ng pamana. Kasabay niyan, ang Coronadal City LGU naman ay pormal ding kinuha ang tsekeng nagkakahalaga ng 1 milyong piso bilang premyo nila sa APRA 2014 para sa city category. Ang San Jose Norala Communal Irrigators Association naman para sa Small Water Impounding System Association category ay tumanggap ng tsekeng nagkakahalaga sa 500,000 pesos. Sa kabilang dako, pinasalamatan naman ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang mga nagsipagdalo sa patuloy na pagsuporta sa programa ng ahensya. Inihayag din ito na ang naging tagumpay ng 1 buwang selebrasyon ng Farmers and Fisher Folks Month ay dahil sa walang sawang pagtulong ng mga magsasaka at mangingisda sa DA sa mga hangarin nito. Pinasaya naman ang mga nagsipagdalo ng lahat ng mga papremyong handog ng DA-12. Naging grand prize ang 3 kalabaw at 5 modules ng kambing. Kasama rin sa mga napanalunan na mga partisipante ay ang drum seeder, rice cutter, knapsack sprayer, garden tools, laminated sacks at rat trap. Mula dito sa Tupi Research and Experiment Station, nag-uulat para sa AgriTayo Sock Sergeant, ako si Carl Ulysses Aguilion. Kaugnay na balita, itinampok ng DA-12 sa nasabing aktibidad ang pagpaparangal sa mga Gawad Saka Regional Winners, mga Outstanding Agricultural Extension Workers sa 4th Agri-Pinoy Rice Achievers Awards o APRAA at mga Outstanding Local Farmer Technicians. Ano-ano kaya mga papremyong kanilang nakuha tunghayan sa Agribalita ni Lito Mariano Salvo. Kasabay ng pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folks Month ngayong taon, binigyang parangal ng DA-12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datupan ang mga natatanging magsasaka at mangingislang nagpakita ng husay sa larangan ng agrikultura sa taunang Gawad Saka Search at Agri-Pinoy Rice Achievers Award. Layunin ng taunang parangal na bigyang pagkilala ang mga natatanging magsasaka at mangingisda, maging ang mga lungsod, bayan at probinsya, agricultural extension workers, small water impounding systems associations, dahil sa pagbibigay ng hindi matatawarang kontribusyon sa pag-unlad ng agrikultura sa rehiyon at sa buong Pilipinas. Kabilang sa mga individual na namayagpag sa Gawad Saka Search na nakatanggap ng plaque of recognition at cash prize na nagkakahalaga ng 30,000 pesos ay sina Neri Sinoy ng Tantangan South Cotabato bilang Outstanding Fish Farmer, Engineer Daniel Apostol ng Coronadal City bilang Outstanding Organic Farmer, Neil Howard Henry ng Midsayap North Cotabato bilang Outstanding Young Farmer, Girly Adog ng Matalam North Cotabato bilang Outstanding Sugarcane Farmer,
Dr. Romulo Sena ng USM Kabakan bilang Outstanding Agricultural Researcher at Dr. Luz Taposok ng USM Kabakan bilang Outstanding Agricultural Scientist. Ang mga nagwagi naman sa group category na nakatanggap ng plaque of recognition at cash prize na nagkakalaga ng 50,000 pesos ay ang Purok Imbantayan Farmers Association ng Lambayong Sultan Kudarat bilang Outstanding Small Farmer Group, Lambayong MAPSI ng Lambayong Sultan Kudarat bilang Outstanding Municipal Agricultural and Fishery Council, General Santos CAPSI ng General Santos City bilang Outstanding City Agricultural and Fishery Council, at Ginoong Antonio Lentija and Family ng Santo Niño South Cotabato bilang Outstanding Farm Family. Samantala, nakatanggap naman ng plaque of recognition at cash prize na 15,000 pesos sina Lilia Resma, Minda Perocho, Judy Gomez, Lucita Daval, at Nora Henry bilang mga Outstanding Assisting Technicians. Binigyang parangal din ng DE-12 ang mga nagwaging Agricultural Extension Workers para sa taunang APRAA. Nakapagtala ang Rion 12 ng 26 na mga Outstanding AEWs mula sa North Cotabato. 3 dito mula sa Bayan ng Tulunan, 4 mula sa Kabakan, 10 mula sa Mlang, 8 sa Midsayap, at 1 mula sa Pigkawayan. Pasok din ang 3 mahuhusay na technicians mula sa Coronado City at 4 mula sa Lalawigan ng Sultan Kudarat, 1 mula sa Esperanza at 3 mula sa Lambayong. Sa kabuuan, 33 ang bilang ng mga nagwagi sa APRAA ngayong taon na tumanggap ng plaque of recognition at cash prize na nagkakalaga ng 20,000 piso. Nakatanggap din ng cash incentive na nagkakalaga ng 20,000 pesos at plaque of recognition ang mga outstanding local farmer technicians na kinabibilangan ni Roy Duco, Roger Harion, Maximo Colliantes at Wezar Aison. Dahil sa mga natanggap na gantimpala, labis na kasiyahan ang nadarama ng mga nagwagi na magsisilbing inspirasyon sa iba pang magsasaka at mangisda, AEWs, upang maging bahagi rin ng nasabing mga parangal. Nag-uulat para sa Agri Tayo sa Oxygen. Ako si Lito Mariana Sal. Naging panauhing pandangal sa Farmers and Fisherfolks Month Celebration si Mindanao Development Authority Investment Promotions and Public Affairs Director Romeo Montenegro, na kung saan sinabi nitong ang isla ng Mindanao ang isa sa may pinakamalaking ambag sa paglago ng agrikultura sa bansa. Sundan ang iba pa niyang tinuran sa Agribalita ni Edgar Alan Pasool. Ipinahayag ng Investment Promotions and Public Affairs Director Romeo Montenegro ng Mindanao Development Authority na ang isla ng Mindanao ang patuloy na nagbibigay ng positibong marka sa sektor ng agrikultura sa bansa. Si Montenegro ang panauhing pandangal sa isinagawang culminating activity ng Farmers and Fisherfolks Month ng Department of Agriculture 12. Sa harap ng abot sa 1,000 mga magsasaka at mangingisda, pinuri ni Montenegro ang Mindanao, lalong-lalo na ang Rehiyon 12, dahil sa patuloy na pagsusumikap na makapagtala ng dekalidad na ani sa lahat ng industriyang may kinalaman sa agrikultura. At sa katunayan, may iilan na tayo dito sa Mindanao na nag-i-export na ng niche products. Mga produktong wala sa ibang merkado, ang ating brown rice, black rice, na ngayon ay sikat na sa Hong Kong, Singapore, Dubai, at sa iba pang merkado, na galing dito sa Region 12, North Cotabato, ay isang ehemplo na kaya niyong pala pumasok sa malalaking merkado kung nasa puso niyo, kung nasa isip niyo na pwedeng gawin yan. At yan po ay isang matinding hamon sa ating lahat. Matinding hamon sa lahat ng mga magsasaka at mangingisda ng Region 12 at dito sa Mindanao. Sa kabila ng napakalaking pagbabagong nakikita sa Mindanao, marami pa rin proyekto ang kailangang ibuhos dito, kagaya na lamang ng pagpapagawa at pagkukongkreto ng mga dagdag na farm-to-market roads upang mas lalo pang produktong pang-agrikultura ang maihatid sa merkado. Pinuri rin niya ang DA dahil sa mas pinaigting na pagpapagawa ng mga proyektong infrastruktura para sa pagpapataas ng ani. Samantala, sinabi rin ng opisyal na marami pa rin dapat gawin ang Pilipinas upang makasabay sa kompetisyon sa pandaigdigang merkado, lalo na at paparating na ang ASEAN Economic Integration. Isang mahalagang adhikain din na ginagawa ng Mindanao Development Authority in partnership with the Department of Agriculture ay tingnan kung paano ang ating agrikultura sa Mindanao ay magkaroon ng oportunidad na maka-take advantage sa ASEAN integration. Siguro po naririnig ninyo ASEAN integration, nangyayari na.
2015 December ang sinasabing reference and reckoning point na kung saan 10 bansa sa ASEAN fully integrated na. Meaning to say, wala nang barriers, walang restriction sa pagpasok-labas ng mga produkto pati profession. Yan po inaasahan nating mangyayari na sa ASEAN integration. Hindi naman naitago ni Montenegro ang paghangas sa programang inihanda ng DA-12 bilang pagbibigay pugay sa mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng isang malapiestang selebrasyon. Nag-uulat para sa Agri Tayo Sok Sergeant, ako si Edgar Alan Pasao. At sumayin niyo ang unang ratsada ng ating Agri Balitaan. Susunod, mga media ng Sok Sergeant dumalo sa press briefing tungkol sa mild El Nino na ipinatawag ng DA-12. Higit sa 700 kataon nakibahagi sa mini-ulat sa bayan sa lungsod ng General Santos. Ang detalye ng mga balitang yan at iba pa tutukan sa pagbabalik ng Agri Tayo Sok Sergeant. Balay. Bigas. Kanin. Isla ko, hugasan ko ang bugas. Gusto niyo huwag sa balde. Magamay na lang ang bilan niyo tubig. Madala. Chinebes manada kanon el tan sayang ke takema i takeda lang tustus. Ta pwede obserba ng mga okasyon, chinekita, nada hente ta saka manada kumida specialmente con el kanon. Sobra aton nga panguwa, kag is a busog na kitabi, mga bay, ano naton? Takaw-takaw na kami sa mata, pero ang amon na appetite, full na. Wala ginaubos, tapos ginaboy lang ba yun? In magbayo, di tama siguro in wayroon maasag. Sa angkan na suway, amin biyak sa natun in magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkili siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga bugas. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, sinabi ni Mayor Peter Miguel na ang Coronadal City ay mananatiling isang agricultural city sa kabila ng hamon ng global modernization. Iyan na nga binigyang diin ng alkalde sa kanyang mensahe sa ginanap na opening program ng Farmers and Fisherfolks Month Celebration sa lungsod. Kasama si Carl Ulysses Aguillon, Makiagribalita, kay Chat Muñez. Sa gitna ng hamon ng globalisasyon, binigyan diin ni Coronadal City Mayor Peter Miguel na ang lungsod ng Coronadal ay mananatiling isang agricultural city. Ito ang naging laman ng kanyang mensahe sa pagbubukas ng isang linggong kulminasyon ng Farmers and Fisherfolk Month sa Protex Center noong May 25. I can feel it. I can feel it. I've seen it. Sa mga parolahan,
Inihayag ni Miguel na layunin ng lokal na pamahalaan na mapanatili ang Coronado City bilang isang lungsod na pinapahalagahan ang sektor ng pagsasaka. Ang pagpapahalaga sa agrikultura ng lungsod ay masusukat anya sa pagiging patron at pagyakap ng lokal na pamahalaan sa organikong sistema ng pagsasaka. Samantala, pinuri naman ng alkalde ang TV program ng Department of Agriculture 12 na ang Agri Ties Oxygen dahil sa pagpapakilala ng programa ng gobyerno sa pamamagitan nito na maipaabot sa mga mamamayan ang mga ginagawa ng gobyerno, lalong-lalo na ang DA. Dagdag pa ni Miguel, ang pagkakaroon ng mga information drive ay hindi naglalayong magbubuhat ng sariling bangko ang gobyerno, kundi upang iparating sa mga mamamayan ang mga programa na maaaring makatulong sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan. Samantala, sa nasabing opening program, iba't ibang mga pakulo ang pinangangasiwaan ng tanggapan upang magbigay ng kasiyahan sa mga magsasaka at mangisda bilang pasasalamat sa kanilang pagsusumikap. Bilang bahagi ng Farmers and Fisher Folk Month Celebration, isang sa gawa po ng Department of Agriculture, ang iba't ibang contest, tulad lamang po ng Corn Husk Making Contest. Meron po tayong Palay Art Competition at syempre ang pasarapan ng World Coffee. Maliban sa mga contest, tinampok din ang trade fair kung saan ibinida ng mga exhibitor ang iba't ibang fresh, processed at hand-woven agricultural products na dinadayo ng mga Coronadalenyo. Mga ka-agrisportado po ni Coronadal City Mayor Peter Miguel, ang aktividad ng DA. Ito po ngayon ang culmination week ng celebration po ng Farmers and Fisher Folks Month dito po sa Protect Center, dito po sa Coronadal City, South Cotabato. At ngayon nga po, kasalukuyang nandito si Mayor Miguel kasama ang ilang opisyal ng DA sa nagpapatuloy na trade fair dito po sa ating venue. Matapos ang tagisan ng kanilang galing at nakayahan sa paggawa po ng iba't ibang crop mula po sa corn at palay, ay nagkaroon na po tayo ng mga winners at sila po ay gagawa na ng mga cash prizes na narating na May 28 sa culmination program ng Farmers and Fisher Folk sa Tupi, South Cotabato. Mula po dito sa Protect Center ng Coronado City, ito po si Chad Nunez, nag-uulat para sa Agri Tayo Soft Surgeon. Sa iba pang balita, sinaksihan ng higit sa 700 mga magsasaka at mangingisda ang mini-ulat sa bayan ng Department of Agriculture 12 sa Barangay Lagao, General Santos City noong May 26 na nagpinta ng ngiti sa kanilang mga labi. Makiagribalita kay Ibrahim Baundi. Dumagsa ang higit sa 700 magsasaka at mangingisda sa mini-ulat sa bayan ng Department of Agriculture 12 sa Lagao Gym, Lagao, General Santos City noong May 26. Ang pagbibigay impormasyon ng kagawaran sa nang mga naipatupad nito mga proyekto at mga accomplishments sa madla sa pamamagitan ng mini-ulat sa bayan ay kasabay ng dalawang araw na aktividad ng City Agriculture Office ng General Santos City na Farmers and Fisher Folk Congress kung saan ang mga partisipante ay nagmula sa iba't ibang dako ng lungsod. Pinangunahan ni Sergeant na Agricultural Program Coordinating Officer Jocelyn Misterio kung saan siya naman ang nagbigay ng pag-uulat sa mga milestone ng DA-12 bilang kinatawan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Paalala ni Misterio, sa mga magsasakat mga isda ay ang kahalagahan ng accreditation ng kanilang mga samahan nang sa ganun ay makapag-avail sila ng proyekto galing sa kagawaran ng pagsasaka. Anya, ito na ngayon ang pamamaraan ng DA-12 upang mas maraming tao ang makakabenepisyo ng tulong mula sa gobyerno. Hindi naman na kinalimutang pasalamatan ni Sergeant City Agriculturist Berlinda Donasco ang DA-12 dahil sa pakikibahagi sa kanilang Farmers and Fisher Folk Congress at malaking tulong niya ang pakikisa ng DA-12 sa tagumpay ng kanilang aktividad. Nag-aalay naman ng papremyo ang kagawaran sa mga partisipante bilang insentibo gaya ng 20 bags ng corn seeds, 70 guyabano at rambutan seedlings, wheelbarrows at laminated sacks. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soft Surgeon. Ako si Ibs Baundi. Sa
Samantala, patuloy na pinalalakas ng isang kooperatiba ng mga magsasaka sa South Cotabato ang industriya ng kape sa Rion 12 matapos makatanggap ng coffee processing project mula sa Mindanao Rural Development Program o MRDP. Makiagribalita kay Christian Matuliano. Noong 1960s, ang malawak na lupain ng Tupi, South Cotabato ay tinamnan ng kape. Ang mga masaganang araw ng kape sa Tupi ay nagsimula sa unang bahagi ng dekada 60 hanggang sa huling bahagi ng dekada 80 na naghahati ng tunay-tunelad ng coffee beans sa kalapit na probinsya at pati na rin sa Visayas. Bawat sambahayan noon ay nagtatanim ng nabanggit na produkto at ang lahat ay ginagawa ang proseso ng brewing ng kanilang mga sariling sariwang aning kape mula sa kanilang sariling mga plantasyon. Hindi hanggang sa huling bahagi ng dekada 80 kung kailan ang presyo ng kape sa merkado ay bumaba at ang mga magsasakang nagtatanim ng kape ay tumigil na ito'y linangin dahil sa sitwasyon. Ngunit sa kasalukuyan, ang Tupi Coffee Growers Association Incorporated o Tukugay ay muling binubuhay ang industriya ng kape sa nasabing lugar sa tulong ng 5 milyong pisong halaga ng mga bagong coffee processing plant na kumpleto sa kagamitan tulad na lamang ng bean separator at automated roasting machine na kanilang natanggap mula sa programa ng Department of Agriculture na Mindanao Rural Development Project noong 2013. Ayon kay Marcos Gabat, presidente ng asosasyon, pagkatapos ng mga interbensyong ipinamahagi ng DA, talagang iba na ang kanilang asosasyon ngayon. Ang mga coffee growers sa nasabing bayan na hindi pa mga miyembro ng asosasyon ay sabik na maging bahagi ng Tukugay dahil sa pamamagitan ng tulong mula sa MRDP na kanilang natanggap, sila ay kilala na sa buong rehiyon. Dagdag pa nito na dati ang kanyang mga kapwa coffee growers ay mailap lamang na makakuha ng seedlings. Ngunit sa pamamagitan ng tulong ng DA, nagawa nilang gamitin ang karagdagang 400 hektaryang lupain kung saan nakinabang ang halos 200 coffee producers sa rehiyon. Ipinagmamalaki rin ng mga miyembro ng asosasyon ang kanilang halaga ng pagiging itinuturing na isa sa mga producers ng kape na may pinakamasarap na lasa at aroma sa Mindanao kung saan mas maraming magagandang feedbacks ang bumuhos sa kanila sa mga ginanap na Mindanao-wide trade fairs na kanilang sinalian at mas maraming mamimili ang pumila upang malasahan ang kanilang kape na Tufico. Ang proyekto ng DHOV ay kaagapay ng Tukugay bilang isang bagong pag-asa sa muling pagbuhay ng industriya ng kape sa Tupi. Nag-uulat para sa AgriTayo Soxergen, ako si Christian Matuliano. Panghuli nating balita, isang press conference ang pinangunahan ng Department of Agriculture 12 upang ilahad sa mga miyembro ng media ang pinakahuling datos hinggil sa pinsalang idinulot ng mild El Niño sa rehiyon kabilang na ang mga interbensyong ipinamahagi ng tanggapan. Narito ang report. Walang kokolektahing repayments o bayad mula sa mga magpapalay ng mga farmer beneficiaries ng programang High Yielding Technology Adoption o HYTA ng Department of Agriculture dahil ang susunding mechanics ay ang pass-over scheme. Ito ang binigyang diin ni Regional Executive Director Amalia Hayag-Batukan sa isang press briefing na ipinatawag ng DA-12 noong June 2 sa Coronadal City na dinaluhan ng mga miyembro ng media mula sa iba't ibang dako ng Soxergen. Naiiwanan namin, wala silang ibabalik na pera sa DA. Wala silang perang ibabalik sa DA, pero sila ay may pass-over. Ang ibig sabihin nun, kung ang isang asosasyon may 200 bags of seeds na nakuha, kasi asosasyon sila, Irrigators Association, may 500 members sila, 200 lang ang nabigyan. So, within them, mag-uusap sila, kami muna-una, based doon sa pinaka-highest yielder. Kunyari, si Benji, 6 tons siya, mauna kang kumuha. Lahat kayong time, 6 tons, 5 tons, mauna kayo. Pero, pipili ka ngayon, sino, niyempo na niya rin yung association, na pag nakaharvest ka na, within your group ha, pag nakaharvest ka na, pag harvest ko, bibiliin ako ng higher density sa isang fertilizer, ikaw naman, Ang programang High Yielding Technology Adoption o HYTA ay panibagong estratehiya ng DA na makakatulong sa pagpapataas ng produksyon ng palay sa bansa sa pamamagitan ng pagtatanim ng hybrid seeds at certified inbred seeds. Bukod sa HYTA, pangunahing pinag-usapan sa PRESCON ang epekto ng mild El Niño sa agrikultura.
Batay sa huling tala ng tanggapan, tinatayang nasa 944 million pesos ang danyo sa crops at livestock. Pinaka-naapektuhan sa mga ito ang maisan at palayan. Ayon kay Director Datukan, mabusisin sinuri ng monitoring team ng DA-12 ang mga crop damages reports na ipinadala ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng field validation. Lumabas sa kanilang evaluation na mayroong mga sakahang na ideklarang apektado ng tagtuyot pero wala namang tanim. Ito ayon sa opisyal ang dahilan kung bakit pinaiigting ng DA-12 ang monitoring upang masigurong mga tamang tao ang makatatanggap ng mga intervensyon mula sa DA. Ilan sa mga assistants ng pamunuan ay ang pamamahagi ng higit sa 50,000 sacks ng certified palay seeds at higit sa 5,000 corn seeds na may kalakip na abono. Sinabi pa nito na handang-handa rin ang pamunuan sa mga nakaambang pests infestation na bunga ng mild El Nino gaya ng daga, army worms at iba pa. Nakaposisyon na ang buffer stocks ng insecticides, fungicides at rodenticides. Namahagi na rin ang tanggapan ng 10,000 doses veterinary drugs at biologics, 10,000 doses ng multivitamins, 5,000 dewormers at 5,000 mineral supplements. Ipinresenta rin ni Director Datukan ng rainfall updates at forecast ng pag-asa at lumalabas na nasa normal rain condition na ang malaking bahagi ng Sox Sargent. Sa pagtatapos ng presscon, nagpasalamat si Director Datukan sa lahat ng media sa kanilang tulong sa pagpapalaganap ng mga balitang dumaan sa masusing talakayan at mayroong sapat na batayan. Gumanap naman na moderator ng nasabing aktibidad si Philippine Information Agency 12 Regional Director Olivia Sodaria at kabilang din sa panel sina Regional Technical Director for Research and Regulatory Dr. Jimmy Olivo and Regional Technical Director for Operations Zaldi Bolorón. At yan po ang naging kalipunan ng ating Agri-Balitaan. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo Sox Sargent. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang paggabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Mga kaagri, patuloy na isinusulong ng kagawaran ng pagsasaka ang mekanisasyon ng mga operasyong pambukid bilang tugon sa suliranin ng post-harvest losses ng mga magsasaka. Kaugnay nito, pinangisiwaan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMEC ang Prevention of Post-Harvest Losses Week noong May 26 hanggang 29. Kaya sa ating Agri Talakayan, makakasama natin ang Applied Communications Division Director ng PhilMEC na si Dr. Rod Estigoy at sasagutin niya ang ilan sa mga katanungan ng ating mga viewers tungkol sa Farm Mechanization Program ng DA. Okay, isa ito doon sa aming advokasya sa PhilMEC, ating pagdiriwang ng Post-Harvest Loss Prevention Week na kung saan itinataas natin ang antas ng kamalayan ng ating stakeholders sa agriculture kung paano maiiwasan ang pagkasayang, pagkabulok, pagkasira ng pagkain after harvest. Yan ang ating pinakalayunin kung bakit nandito tayo ngayon sa Region 12. Napag-aralan ng PhilMEC na sa
rice sa palay mula harvesting hanggang milling ay 16% ang nasasayang sa isang magsasaka. For example, ang isang typical na farmer sa Pilipinas ay meron siyang isang ektarya at may potential yield siya na 100 bags, kamo na lang. Sa Nueva Ecija, mababa yung 100 bags eh. So, meron siyang potential loss na 16% o 16 bags ng kanyang harvest. At that's equivalent already to 16,000 pesos. Ganyan ang nasasayang kung hindi tama yung kanyang post-harvest operation. Mula harvesting, threshing, drying, storage hanggang milling. Yan ang nakita namin sa Philmec. At kung sa mais naman ay 14% mula doon sa harvesting, shelling, drying, ganun din storage hanggang sa ibenta niya ito. So, ganyang kalaki ang extent ng losses. Sa grains pa lang yan. Sa prutas at gulay, mas malaki ang ating mga nawawala dyan. For example, nakita namin na sa mango, isang klase ng prutas na inululuwas natin, magmumula yan sa 2% hanggang 1/4 of the produce, 25% ang nawawala. Sa highly perishable crops, katulad ng mga leafy vegetables, hanggang 50% yan. At you can just imagine yung gargantuan losses na to na pagkain na sana pero dahil hindi napapangalagaan after harvest hanggang sa consumer ay nasasayang pa. Paano po ba natatapon o nasasayang ang mga produkto tulad ng palay? Okay, for example, sa harvesting, okay, ang isang magsasaka na hindi niya kinakalandar yung kanyang farm operation, hindi niya ngayon malalaman kung kailan niya ito aanihin. By ocular inspection siguro, pwede niya makikita yung kanyang bukid na pwede nang anihin. But there are objective ways na po pwede nating malaman ito. For example, kukuha siya ng sample ng kanyang butil sa bukid at kung meron siyang moisture meter, makikita niya kung ito'y between 20 to 24% ang moisture content, yun ang indication na pwede niyang anihin niya yung kanyang butil. Or sa ocular, pwede rin makikita niya na 80 to 85% ay ginintuan na or golden na yung kanyang uhay, pwede na itong anihin. Or ang mas magandang indication na ito ay pwede nang anihin kung naitala niya ilang days yung kanyang itinanim na palay. Ayan. So, ano ang implication nito? Kapag mas early kasi ang pag-aani niya, marami siyang maaaning immature grains, ang magiging bigas nun dito ay chalky. Maraming pulbos pag pinagiling niya. So, yun ang losses na rin yun kasi quality loss ang tawag doon. Bukod doon, mababawasan yung kanyang quantity kasi madudurog yung butil niya. Ayan. Kapag magulang naman masyado, ang magiging problema niya, kapag ginapas niya ito, nayuyugyug yung puno, malalagas ang butil kapag over mature naman. At the same time, quality loss, mas maraming darak ang over mature na palay. So, mahirap gilingin ang over mature na palay. So, yun, nawawala. Yun yung factors na nawawala ang ating butil kapag inaani. Sa drying, napakalaki ang losses sa drying kasi between 5 to 6%. Doon sa 16%, 5 to 6% attributed sa drying. Paano nawawala ang butil sa drying? For example, ang isang magsasaka ay mag-aani siya. Pero kinabukasan, uulan. Wala siyang alternative na pamamaraan para mapatuyo niya yung kanyang butil. So, ang mangyayari nun, nabasa. After a few days, ano na yun, naninilaw na yung butil niya. So, ang government ay naglalagay ng mga alternative na drying facilities katulad ng pinalaganap natin sa Department of Agriculture, yung flatbed dryers or mechanical dryers. At kung may araw naman, alternative na bilaran ay yung multi-purpose drying pavements natin. May pag-aaral kami sa Philmec na napakalaki ang nawawala kapag nag-dry tayo sa highway. Sa threshing naman ay although
threshing is already the most popular na machine sa Bukid, at mga 95%, kung di ako nagkakamali, ng threshing operation sa Pilipinas ay mechanized na. Pero saan nawawala ang butil sa threshing kung hindi maganda ang adjustments ng mga parts nung thresher? Ang nangyayari doon, sumasama ang butil doon sa dayami. Sa Pilipinas, napakarami pa yung inefficient rice mills. Ang tawag dyan ay kiskisan. At talagang literally kinikiskis niya yung butil. So, sa pagkiskis niya ng butil, ang nakukuha mo, 55% lang. Halimbawa, ang isang magsasaka, magpapagiling siya ng 2 bags, equivalent to 100 kilos. 100 kilos, makukuha lang niya na bigas ay 55 kilograms. Samantalang, kung siya ay magpapagiling sa efficient na rice mill, katulad ng mga rubber roll, ay makakakuha siya between 62 to 65 kilograms. Tanungin natin, saan napupunta yung iba? Pumupunta siya sa darak. Pagdating naman sa prutas at gulay, kasi grains lang yung aking natalakay kanina na may intervention tayo, meron din tayong intervention sa prutas at gulay pagdating sa transport system. Ang alternative na transport system para sa prutas at gulay, lalong-lalo na doon sa mga magsasaka na nasa liblib na lugar, remote areas na masyado, at mga bulubundukin pa, wala silang pamamaraan na madala ang kanilang produkto sa pinakamalapit na daan. Ang ginagamit ay mga kabayo or manual hauling. Napakahirap na trabaho yun lito, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. So, sa Department of Agriculture ay naglalagay tayo ng Agricultural Tramline System o zipline para sa mga magsasaka. At yan ang ating intervention dito para maganda ang kalidad ng prutas at gulay na galing sa kanilang mga farms papunta doon sa nearest road para hindi malamog, mabulbog ang ating mga produkto. Bakit po ba isunusulong ng DE ang mga bagong makinarya? Ito po ba ang tugon sa suliranin ng post-harvest losses? Nakita sa aming pag-aaral na kapag tayo'y gumamit ng makinarya, hindi lang tayo makakapag-increase ng productivity by 5%, kundi makakabawas din tayo ng losses by 5%. Pag gumamit ka ng makinarya, ay bababa yung production cost mo dahil mas mahal ang manual labor sa production cost. So, ganyan ang naitutulong ng farm mechanization sa pagbaba ng losses at pag-increase ng productivity. Ang ating mga magsasakay, dapat sila ay registered dahil yan po ang isang requirement para sa mga mag-a-avail nito. Kung sila po ay Irrigators Association, dapat registered sila sa Securities Exchange Commission. Kapag sila naman po ay kooperatiba, dapat registered sila sa Cooperative Development Authority. At kung sila ay mga rural workers organization, dapat sa Department of Labor and Employment. Ang ating mga organized groups, dapat sila ay may intention na mag-i-enter sila sa Memorandum of Agreement para maayos yung implementation ng ating programa. At the same time, dapat meron silang board resolution na mayroon silang pangangailangan nitong mga makinaryang ito. At meron silang track record ng 3 taon para matiyak naman natin na ang ating mga organized groups ay mamimaintain nila at masasustain yung sa paggamit ng ating mga makinarya. Isa lahat po ng ating pong mga pinaglilingkuran at minamahal ng mga magsasaka, pangalagaan po natin ang ating mga inaning gulay, prutas, at mga butil, dahil sayang po ang mga pagkain ito kung hindi natin ito mapapamahalaan ng tama at mahandal natin ito hanggang sa dumating sa mga hapagkainan ng mga Pilipino.
tandaan po natin, may mga machineries po, may pamamaraan para maiwasan natin ang pagkabulok, pagkasira o pagkasayang ng ating mga pagkain. Sumali po tayo sa mechanization at ito po yung ating pong patuloy na ipinapalaganap sa ating pong kagawaran ng pagsasaka. Magandang umaga po sa lahat. Hindi maikakailang binibigyang pansin ng Department of Agriculture ang malaking kontribusyon ng mga kababaihan sa paglilinang ng sakahan sa Pilipinas. At isa sa mga ipinagmamalaking kababaihang magsasaka ng Soxygen ay si Ginang Ani Bahade ng Tantangan, South Cotabato. Tunghayan ang kanyang kwento ng tagumpay sa pagtatanim ng gulay sa ating tatak, Agribida. Ako si Ani Bahade, ang outstanding rural woman ng Region 12. Noong kabataan ko, nag-start ako ng vegetable vendors nung 10 years old ako sa Corona del City. Tapos, nung nakagraduate ako ng high school, naging hindi na kaya ni tatay na paaralin ako sa college. So, naging active ako sa mga youth organization. Nakasali po ako sa 4-H Club of the Philippines. Luckily, sa very active performance ko po, naging outstanding young leader po ako ng South Cotabato. At saka ako sa Hawaii. Naka-study sa Hawaii on the job training through agricultural training program or PAPT. Sa community involvement ko po, sir, sa mga kababaihan na kagaya kong farmers, kahit na hindi babae, yung mga lalaki din, binibigyan ko sila ng ideas, sharing ideas kami kung paano kami maka-income na less expenses. Binibigyan ko po sila ng mga vegetable seeds, binibigyan ko rin po sila ng chance na mag-alaga ng mga manok namin, baboy, baka. Tapos tinuturuan ko talaga sila mga food processing. Sana tinuro ko talaga sa kanila, sir, kung paano kami bilang isang farmer mabuhay na kahit ganitong droughts talagang makasurvive kami. Is yung farming na hindi lang focus into one community. Dapat mag-integrated farming po kami. Kasi kami nagdi-discuss na mag-asawa, kailangan tinitingnan namin yung mga ideas namin, kahit mga anak namin talagang kasali sa discussion. So, kasi pag lalaki lang yung magdidesisyon, hindi kami balancer. Kailangan talaga balance kami, magfight kami ng desisyon. Yung factor na considering sa top 5 po kami na meron ako, siguro yung strong personality ko po, sir. Never surrender po ako kahit anong mangyari. Kasi since na-learn ko po yun, since 4-H Club pa po ako, yung talagang never surrender talaga. So, ang sa akin, hindi naman sabi na kung maraming matalino ka o talagang sabi na mayaman ka na o talagang powerful ka sa inyong barangay, o kilala ka. Yung sa akin kasi, yung meaning na ang gusto ko talaga is yung makishare ka sa tao. Ako po si Romeo Huntado Tan, isang successful beneficiary ng palayamanan ng Department of Agriculture. Itong palayamanan project, makakatulong daw sa mga farmer. So kami, nainganyo kami na subukan. Actually, nag-start ito ng year 2013. No? Sa panahon na yon, umpisa na yon, hanggang ngayon, nakita namin na nakakatulong itong palayamanan project, hindi lamang mag-asa sa produkto ng isang commodity, example, yung palay. So may augmentation ito ng mga gulay, may mga hayop, may kambing, may manok, may pato, tsaka isda, tilapia, at tsaka baka na counterpart namin. So nakita namin ito na makakatulong talaga sa mga farmer
in time na wala pa silang harvest, at least may additional income sila. Dati, ang ginagawa namin yung magtanim lang ng gulay, after na magtanim ng palay, gulay ang sunod. Pero yung mga hayop, hindi kami masyado nag-invest o nagpa-practice ng mag-raise ng ganito karami ng mga manok, ganito karami ng mga pato. Kasi medyo kailangan din ng malaking kapital. Dati, kung magtanim kami ng palay, yung palay lang ang inaasahan namin. Whereas sa palayamanan, at least mientras inihintay namin yung pag-harvest ng palay, may mga income kaming makukuha sa mga gulay, sa mga hayop na alaga namin. At least nakita ko kasi nakakatulong ito sa mga tauhan namin dito na nagtatrabaho. Yung iba nakapatapos ng anak nila ng pag-aaral ng college dahil lamang dyan sa palayamanan project. Sa mga tao namin, may ina-assign kami na ilang heads ng manok na alagaan nila, the same area, pero silang nag-aalaga. Pareho din sa itong mga manok, mga pato, para ang trabaho na mag-alaga sa kanila, magpakain, is divided sa kanila. Sa palayamanan kasi, ang itinanim namin is hybrid, na binigay po ng DA yung binhi at the same time mga inputs po na ginamit namin sa farm. So ang resulta po, talagang malaki ang harvest ng hybrid kaysa yung mga dati namin tinatanim na inbred at saka yung iba, hindi pa ganit mga certified seeds. Malaki po ang increase ng harvest namin. So sa mga pareho kong farmer, inibitahan ko kayo na kung may panahon kayo, bisita po kayo dito sa amin, dito sa RMK Farm, New Iloilo, Tantangan, South Cotabato, para makita nyo po yung mga kung paano namin inalagaan yung mga hayop, mga manok, mga pato, at saka kung paano naman ho yung area na tinatanamin ng palay, para makakuha kayo ng idea. At the same time, kung may mga idea kayo sa inyong lugar, at least maka-exchange po tayo para ma-improve natin ang buhay ng bawat isa sa atin, especially yung mga farmer. Malaking tulong ang ginawa ng IDA, especially sa income ng mga farmer dito sa amin. Kami po nagpapasalamat ng malaki sa Department of Agriculture, lalong-lalo na po kay Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Salamat po. Mga ka-agri, talagang naging makulay at makabuluhan ng ating isang buwang pagdiriwang ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda. At nababakas yan sa mga mukha ng ating mga magsasaka. Happy farmers! Yan ang ating gustong mangyari sa ating mga magsasaka. At nais natin silang pasalamatan dahil talagang naglaan sila ng panahon para sa atin kahit pa man napaka-busy nila sa kanilang mga sakahan, lalo pa't nagsisimula na nga ang land preparation sa malaking bahagi ng Sock Sergeant. Mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating episode ngayong araw na naghandog sa inyo ng makabagong kaalamang pang-agrikultura. Para maging updated po sa mga programa at proyekto ng DA na nakatuon sa pagtamo ng food staple self-sufficiency ng bansa, panoorin lamang po ang ating isang oras na palatuntunan sa mga sumusunod na social media accounts o broadcast media outlets na naka-flash sa inyong TV screens. Muli sa susunod na Sabado, sabay-sabay pa rin po nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agritayo Sock Sergeant.
dagdag na kalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Sok Sargent, programang dapat ang kiligin. Agrikultura ay binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Ito'y programang pangkabuhayan na dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Sok Sargent, programang dapat ang kiligin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Agri tayo, Sok Sargent, programang dapat ang kiligin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Agri tayo, Sok Sargent, agri tayo, Sok Sargent, agri tayo, Sok Sargent, agri tayo.